Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved preacher, Eugene Linesel. Mga milang, minsan na pa tayo po'y dumalangin. O mapagpalang Ama sa Langit, sa pangalang mahal na Panginoong Jesus, kami po, O Diyos, ay nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa paggabay mo sa manaunang bahagi, na iyong balalagawa niyong pinagpalat nilang isan, O Diyos, at narito po kami sa pag-aari ng banal salita, minsanan pa, O Diyos. Patawarin mo yung abang lingkod sapagkat sa ganang akin wala po akong magagawa kung saan mo ako nasumpungan sapat mga pagkukulang pagkakamali ko sa iyo, O Diyos, makina akin ang pagbigyan. Marapatin mo, O Diyos, ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, ikaw maglalangis sa iyong mga banal na salita na aming pag-aaralan, mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, magsilbing kalakasan, katatagan ng pananampalataya ng bawat isa, mahal na Panginoon, sa unang dalagin ng aming minamad, kinagamala, Pastor, aking sinasuway, ang lahat ng timoy, hadlang maalinlangan, lumayas kalat sa pangalan ni Yesus. Kasaw, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Puri natin dakilang Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba mga minamahal ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon at minsan pa isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos sa buhay. Yung palakpak na nakakagising mga minamahal. Amen. Sapagkat kapag ganitong gabi mga minamahal medyo nakakaantok lalo na po. Malamig po mga minamahal. At ako'y bumabati po mga minamahal ng magandang gabi sa ating minamahal. Ginagalang na malapastor Wilde Estrada Almeda, maging sa mga beloved children at lagi po nating inaalala ang turo ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi rin po sa ating po mga beloved preachers, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa mga manguwit, sa mga manunugtog, mga minamahal sa lahat ng ating pong mga minamahal, mga kapatiran, mga minamahal, maging sa ating po mga beloved webcast viewers na patuloy pong sumusubaybay at nanonood mga minamahal sa atin pong live Facebook webcast mga minamahal. Purihin ating dahilan Diyos maging sa YouTube. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, tayo na po ay magsimula sa atin pong pag-aaralan. Bigyan po natin mga minamahal ng title na Nangihimagod ka na ba? Napapagod ka na ba? Mga minamahal. Tunay nga po, marami na po sa atin mga minamahal na matagal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, may inabot na dito ng mga 20 years, 25 years, 30 years mga minamahal. Pero nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pero hindi lahat na mga mananampalataya o yung mga nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpatuloy. Sapagkat kung lahat ay nagpatuloy mga minamahal, ay kulang ang lugar na ito mga minamahal. Simula nang magkaroon ng gawain dito 1992 hanggang sa ngayon, 2022, ibig sabihin magte 30 years na yung gawain dito mga minamahal. Pero mga minamahal, hindi po lahat ng mga nakakilala sa Diyos ay nagpapatuloy. Ang iba'y nanghimagod na. Ang iba'y napagod na. Ang iba'y hindi na nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, ang tanong mga minamahal, nanghihimagod ka na ba? Mahal na Panginoon, matagal na akong naglilingkod sa iyo. 25 years na. Baka pwede namang magpahinga ako. Mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, ito po mga minamahal, ay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba mga minamahal? Habang tayo may buhay, may lakas mga minamahal at bilang ating tungkulin, tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong mabasa dito po sa Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 9. Dito po sa aklat ng mga taga-Galatia, Kabanatang 6, ang talata ay 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang tanong, mga minamahal, nanghihimagod ka na ba? Napapagod ka na ba? Gusto mo na bang tumigil sa paglilingkod sa Diyos? Mga minamahal, kahit abutin ka pa ng 40 years, 45 years, hanggat hindi pa dumarating ang mahal na Panginoon, dapat
patuloy po tayong maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba, mga minamahal? Kaya ang tanong dito, sabi nga, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ipinapaalala sa atin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Sapagkat, sabi ko nga po, mga minamahal, hindi lahat ng nakilala sa ating pinakamamahal na Pinoon ay nagpapatuloy, ay nananatili. Ang iba po, mga minamahal, ay mga nangapagod na. Kaya po hindi na nga nagpatuloy eh. Kasi napagod na. Nagsawa na. Pero sa mga mananampalataya na hanggang ngayon ay nagpapatuloy, napakapalad po natin. Pinagpala po tayo sapagkat hanggang sa ngayon, tayo po ay nasa mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Pinoon. Amen! Isang malaking pagpapala na ikaw ay nanatili, na hindi ka nangihimagod, ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Pinoon, hindi po panay rosas. Amen po ba, mga minamahal? Kundi may kasamang pagsubok, minsan may problema, minsan may kahirapan, mga minamahal. Kaya yung mga mananampalataya na tumitingin sa kahirapan, sa mga pagsubok, sa mga problema, yun po ang tumitigil. Yun po ang nangapapagod na. Yun po ang hindi na natin kasama ngayon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano ang paalala ng ating dakilang Diyos? Sa mga mananampalataya, mga minamahal, nasabi, huwag tayong mga pagod. Anong sabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 58? Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-unang Korinto, Kabanatang 15, talata po ay 58, ganito po nasasaad. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsisitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yung palakpak na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya ano ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat hindi nga lahat ng mga mananampalataya na mga Kristiyano ay nagpapatuloy, ang iba'y napapagod na. Sabi dito, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Sapagkat nadyan po ang mga pagsubok, ang mga gawa ng kaaway, mga minamahal. Nadyan ang mga kahirapan, ang mga pag-uusig. Kaya kung hindi ka matatag, mga minamahal, kung hindi mo titingnan ang pangako ng Diyos, kung hindi mo panghawakan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mawawala ka talaga sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nito, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan pala tayo po ay laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Bakit? Sabi nito, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Kaya lahat po ng ating ginagawa, yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay may kabuluhan sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba, mga minamahal? Amen po ba? Amen! Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Eh kung walang kabuluhan yung ating mga ginagawa na ito, mga minamahal, ang iba'y inabot na nga ng 15 years, 25 years, almost 30 years, mga minamahal, eh hindi na dapat sila magpatuloy. Hindi na tayo dapat magpatuloy pa, mga minamahal. Pero dahil alam natin na yung ating ginagawang ito ay may kabuluhan, paano natin nasabi na may kabuluhan? Ang iyong panalangin dinidinig ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Yung iyong karamdaman pinagaling ng mahal na Panginoon. Ikaw ay pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos sa mga disgrasya, sa mga kapahamakan, mga minamahal. Ikaw ay pinaghihimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating mga sakripisyo, ito po ay may kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba, mga minamahal? O, yung patotoo lang kanina, mga minamahal, yung ating minamahal na kapatid. Mga minamahal,
Binabaliwala niya mga minamahal yung tinatawag po na pagbibigay. Kaya kahit anong kayod niya, kahit anong trabaho niya mga minamahal, walang nangyayari. Pero nung ipinaunawa sa kanya ng mahal na Panginoon at nagsimula siya na magtapat mga minamahal, naging makabuluhan yung kanyang pagtatapat. Bakit? Pinagpala siya. Simula lang siya'y magtapat, siya'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! O isipin nyo, nag-trade test siya mga minamahal. Kaya dapat mga minamahal ay huwag mabutas yung kanyang mini-welding. Nakita nung foreman mga minamahal, nabutas mga minamahal. Pero dahil may pananampalataya yung ating minamahal na kapatid, nasabi niya, walang imposible sa Diyos na nalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nagtaka mismo yung foreman. Parang walang nangyari, no? Wala yung butas, makinis mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Kaya yung atin pong mga ginagawa na kalooban ng Diyos, yung pagpunta lamang natin dito kahit malayo yung ating lugar, 37 kilometers, 40 kilometers away dito sa Cabanatuan City, pero dumadalo ka. Hikaos ka sa buhay, pero ibinibigay mo ang para sa mahal na Panginoon. Kahit pagod ka sa trabaho, dumadalo ka sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, lahat po ng ginagawa natin na yan, nakikita yan at may ganti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen po ba, mga minamahal? Amen. Nagpapasting ka, mga minamahal. Lahat ng atin pong ginagawa nang ayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay may kabuluhan sa ating pinakamamahal. Ang nais ng Diyos na tayo po'y maging matatag, sabi nga rito, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, ipagpatuloy natin yung paggawa natin ng mabuti. Ano itong mabuti na ito mga minamahal? Ito po yung kalooban ng Diyos. Yung nasa banal na kasulatan. Amen po ba mga minamahal? Yung dumadalo ka, kahit minsan nakakatulog ka dahil malamig. Amen. Minsan nakakatulog ka, kahit sa preaching na mga minamahal, pero huwag mong ituloy yung pagtulog. Makinig ka, kasi po ang salita ng Diyos, ito po ay para sa ating ikatatatag mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa paggawa ng mabuti mga minamahal, dapat ito'y ipagpatuloy natin. Ang sabi sa banal na kasulatan na ating ipagkatiwala ang ating kaluluwa sa Panginoon. Dito po sa unang Pedro, kapitulo 4, ang talata'y 19. Dito po sa unang Pedro 4, versikulo 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit ganito, na pandemic, kahirapan, lalo na po sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, nandyan po yung discrimination, mga minamahal. Misa nga, kahit gusto mong pumasok sa mga mall dahil wala kang bakuna, hindi ka papasukin. Pero may karapatan ka naman dapat na pumasok, mga minamahal. Eh kaya nga, minsan, mga minamahal, katulad kanina, may binili po kami ng aking beloved wife. Nakalagay doon, no vaccine, no entry. Eh kinausap na lang namin yung security guard. Siya na, binigay na lang namin yung dapat naming bilin, mga minamahal. Pero salamat naman sa mahal na Panginoon sapagkat yung security guard, mabait naman, mga minamahal. Kaya nabili din namin yung bibili namin, mga minamahal. Kasama yan sa ating po mga pagtitiis. Kasama yan sa ating mga pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat totoo at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga kahirapan na ito, yung mga pandemic na ito, mga minamahal, tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yung wala ngang kagalingan dito, pinagagaling ng Diyos.
Eh, COVID pa, maraming mga kapatiran natin nagpapatotoo, mga minamahal. Eh, siguro po, kung lahat lamang po sa atin, mga minamahal, nagpapa-RT-PCR, eh, sigurado, baka lahat, nagka-COVID na tayo, mga minamahal. Pero, sapagkat lahat ng mga symptoms, mga minamahal, ng mga COVID, mga minamahal, eh, talagang nararamdaman natin. Pero tayo pa rin ay buhay, malakas, nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kasi po, totoo at buhay ang ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ipinagkatiwala natin yung ating sarili sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, mga minamahal, sabi dito, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo, mga minamahal. Atin pong mabasa sa Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 7. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 5, sa talatang 7. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ng ulan ng maaga at huli. Amen. Sabi dito, magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Kaya po yung atin pong paglilingkod sa Diyos, yung atin pong pagdalo, yung atin pong pagpupuri, yung ating pananalangin, mga minamahal, yung ating pag-aayuno, mga minamahal, yung ating pagdalo, yung ating paghayo, yung ating pagpapatotoo, mga minamahal, yan po lahat ay kalooban ng Diyos. Kaya ito po'y dapat nating ipagpatuloy, mga minamahal, sabi dito, hanggang sa pagparito ng ating pinakamamahal. Kaya yung ating paglilingkod, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal. At sabi dito, narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Alam niyo po, yung mga kapatiran dito na dati-rati hikahos, pero hindi nila tiningnan. Nagpatuloy sila. Inabot na sila ng 10 years, 15 years, 20 years sa paglilingkod sa Diyos. Pero dumating yung tinatawag na pagpapala sa kanila. Na dati-rati, naglalakad, nakikisakay, namamasahe, mga minamahal, walang sariling tahanan, mga minamahal, palipat-lipat ng tahanan. Pero nagpatuloy, ngayon po, mga minamahal, sila po ay pinagpala ng ating pinakamamahal. Napapakinggan nyo sa mga patotoo ng ating mga minamahal na kapatiran. Kaya sa ating mga kapatiran, mga minamahal, patuloy lamang po tayo. Yung pagpapala ng Diyos, ibibigay yan in His time, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hindi ko na ilalayo, mga minamahal. Maging yung aking pamilya, kami, mga minamahal, naranasan naming makisakay. Sa amin pong bahay, mga minamahal, tuwing uwi ako, babalik ako galing na ibang bansa, mga minamahal, alam niyo po, ibang bahay yung aking inuuwian, mga minamahal. Ni sa aking hinagap, mga minamahal, yung magkaroon ka ng sasakyan na four wheels, hindi ko na iniisip, gusto ko lang magkaroon ng bahay. Kahit maliit lang, mga minamahal. Alam niyo po, hindi kaagad nangyari yun. Kailan lang yun nangyari, mga minamahal? Nung ika-25 years na nagsasama na kami ng aking mahal na asawa, isipin niyo, mga minamahal, doon lang kami nagkaroon ng bahay, ng lupa, mga minamahal. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpatuloy, alam ng Diyos ang iyong kahilingan, ibibigay yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Dati nung nakikisakay lang kami, mga minamahal, kaya nga pag naalala ko yung kabutihan ng Diyos sa tricycle, mga minamahal. Minsan yung may-ari ng tricycle, nandun na lang, naka-sidekick na lang. Bakit? Kasi po, lahat kami, puno na yung tricycle. Ako, yung aking beloved wife, yung tatlo kong anak, mga minamahal. Pero, totoo at buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Binigyan kami ng 2 wheels. Binigyan kami ng 3 wheels.
Binigyan kami ng four wheels, mga minamahal. Ganyang katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, nangyari yun, mga minamahal. Hindi dahil nung nasa abroad ako. Hindi, mga minamahal. Nung nasa abroad nga ako, mga minamahal, baon pa kami sa utang eh. Pero totoo at buhay ang ating dakilan Diyos na buhay. Amen. Nawalan ako ng trabaho. 3 months na hindi ako pinasweldo ng aking employer. Naranasan ko, mga minamahal, pag uwi ko, wala akong pera. Yung kapatiran natin, galing sa bakasyon sa Pilipinas, ang sabi niya, Brother Manny, may 500 na binigay sa akin yung bilhabit ko, naiwan pa rito, sa'yo na lang. Ay lang po ang ginamit ko na pamasahe mula airport pa uwi rito, mga minamahal. Pero pagkatapos nun, nung kami po isama-sama na sumasamba, 3 times a week, dumadalo kami, mga minamahal. Gano'ng katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bahay at lupa na sa loob ng 25 years, wala kami nung 25 years. Binigyan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sasakyan, mga minamahal, purihin ang ating dakilan Diyos na kami nakikisakay, mga minamahal. Alam niyo po, purihin ang ating dakilan Diyos. Ako, hindi ko naranasan, mga minamahal, na sumweldo nung nasa abroad ako ng 100,000. Pero nung inuwi ako dito ng mahal na Panginoon, kami po yung nagpatuloy na naglingkot. Naranasan po namin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon lang ang kapurihan. Kumita kami, mga minamahal, lang 7-digit. Kailan yun? Nung pandemic pa. Ganyang katotoo ang ating pinakamamahal. Huwag lamang po tayong manghihimagod, mga minamahal. Alam niyo po, yung ibinigay na bahay at lupa sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati, nakikisakay lang kami. Kahit maglakad kami, mga minamahal, pwede. Pero binigyan kami ng sasakyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang katotoo ang ating dakilan Diyos na buhay! Everybody say praise the Lord! Naranasan namin ang hirap, pero totoo at buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan nga kapag nag-uusap kami ng aking mahal na asawa, naranasan namin, mga minamahal, alam niyo po, yung tulay ng Vergara Highway, dun yung may tulay po dun eh. Alam niyo po, sa gilid dun dati kami nakatira. Nakikitira lang kami ron, mga minamahal. Mula doon, mga minamahal, hanggang doon sa NE Pacific Mall, nilalakad naming mag-asawa yan. May 100 piso lang kami, masaya na kami, mga minamahal. Bibili kami ng noodles, sardinas, konting sisirya, mga minamahal. Pero ngayon, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Binigyan kami ng pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Bahay, lupa, sasakyan, malapit pa sa gawain. 3 times a week, nakakadalo kami. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa bahay lang, mga minamahal, kumikita po kami, mga minamahal. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo hindi manghihimagod, alam ng Diyos yung ating mga pangailangan. Everybody say amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pasensya na po kayo, medyo kapag naalala natin ang kabutihan ng Diyos, hindi mo maiwasan na maiyak, maluha, mga minamahal, sapagkat napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, tayo po yung magpatuloy. Huwag po tayong manghimagot. Magpatuloy po tayo sapagkat darating ang panahon, yung pagpapalang ating inaasam, yan po'y ibibigay sa atin ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, ipaparanas na sa iyo ng mahal na Panginoon na ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kung di tayo may himagod katulad mga minamahal sa mga binata, yan po'y mga malalakas, matitipuno, mga minamahal, malalakas yan, maresistensya. Ganun inahilin tulad ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na kapag tayo ay naghihintay sa Diyos, ibig sabihin, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y magbabagong lakas. Sabi dito, mga may Isaiah chapter 40, verse 30 to 31, pakibasa po. Ang aklat ng propeta Isaiah, kabanata 40, talata 31,
30 at 31, ganito po nasusulat. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Amen. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Pinoy. Kapag itinuon natin yung ating puso, yung ating isipan sa paghihintay natin sa Diyos, sabi dito, sila'y hindi mapagod, sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Kapag tiningnan natin ang kabutihan ng mahal na Pinoy, ang kanyang mga pangako, yan po ang patuloy po na magbibigay po sa atin ng lakas, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kailangan upang ikaw ay huwag manghimagod, mga minamahal. Sabi dito, kailangan tayo po ay magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Kaya napakalaga sa ating mga mananampalataya na tayo po ay laging nananalangin. Katulad, mga minamahal, dito sa banal na kasulatan, yung babaeng bao, mga minamahal, na kanyang, sabi niya sa hukom, mga minamahal, na iganti mo yung aking anak. Nung una, hindi pinapansin, mga minamahal, nung hukom. Pero patuloy at patuloy pa rin, mga minamahal, yung babaeng bao. At nung bandang huli, mga minamahal, pinagbigyan nung hukom yung babaeng bao, yung kanyang hiling. Yan po'y tinupad ng hukom. Atin pong mabasa dito po sa Lucas, Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 5. Dito po sa Lucas 18, versikulo 1 hanggang 5. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga, at sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Amen. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos, at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang iyon ay may isang babaeng bao, at siya'y napaparoong madalas sa kaniya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may isang ilang panahon na siya'y tumanggi, datapwat pagkatapos ay sinabi sa kaniyang sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitaganan sa tao, gayon may sapagkat nililigalig ako nang baong ito ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung likong judge, mga minamahal. Dahil sa pangungulit, dahil sa pagtsatsaga ng babaeng baong, mga minamahal, tinugon niya, pinagbigyan niya yung kahilingan ng babaeng baong. How much more kung tayo laging nananalangin sa Diyos, ibibigay sa atin kung ano man yung ating hinihiling. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Mahal na Panginoon, isang taon na akong nananalangin. Mahal na Panginoon, dalawang taon na akong nananalangin. Mga minamahal, in His time, ibibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung pag hindi na tinugon ng mahal pa yung ating panalangin, eh, titigil na tayo. Mahal na Panginoon, napapagod na ako. Hindi po, mga minamahal. Sa tamang panahon, sa tamang oras, ibibigay ng Diyos yung ating pong mga hinihiling, mga minamahal. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, eh, lahat naman po tayo, hindi tayo bumabata. Lahat po tayo tumatanda. Siyempre, physically, mga minamahal, habang tayo tumatagal, nandyan po, mga minamahal, na yung ating physical na katawan ay nanghihina. Minsan yung iba sa atin ay may rayuma na. Masakit na ang bewang, masakit na ang likod. Amen. Nahihirapan ang lumakad, pero nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Bagamat, sabi nga sa banal na kasulatan, bagamat yung ating pagkataong labas ay pahina ng pahina, sapagkat lahat po tayo tumatanda, mga minamahal, pero yung atin pong pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ayun po, dapat yung ating espiritual, lalo po tayong nagiging mainit sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung habang tayo tumatanda, lalo naman tayong nanlalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po dapat ganun, mga minamahal. Everybody say amen! Oh, dito po, sa 2 Korinto 4:16.
dito po sa aklat ng mga ikalawang Korinto, kabanatang 4, ang talatay 16. Kaya nga hindi kami nangangihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Amen! Yung iba rito, dito na nagkaanak. Dito na nagkapamilya. Iba rito, dito na nagkaapo, mga minamahal. Pero patuloy pa rin na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Purihin ang ating dakilan Diyos sa buhay, mga minamahal. Hindi dahil sa tayo matanda na or mahina na yung ating katawan, mga minamahal, pag sumikapan natin na tayo po'y patuloy na maglingkod. At sabi nga dito, mga minamahal, kaya nga hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Kaya tayong mga mananampalataya, dahil habang nagtatagal, lalo po tayong maging painit ng painit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen po ba, mga minamahal? Purihin ang ating dakilang Diyos, sapagkat isipin nyo, mga minamahal, 1992, nagkaroon ng gawain dito. Ngayon, 2022 na. So, ilang taon na yung gawain dito? 30 years. So, 30 years ago, mga minamahal, kami po yung mga binata pa noon. Pero ngayon, mga minamahal, may mga anak na, mga minamahal. Yung iba, magkakaapo na. Purihin ang ating dakilan Diyos na buhay. Halos mabibilang na lang, mga minamahal, yung mga nakikita ko rito, yung nasave ng 1992. Amen. Isipin nyo, 30 years. Pero kung napagod na, kung lahat nung nasave nung 1992 nagpatuloy, mga minamahal, kulang ang lugar na ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, tuloy nga po, sa ating pagtitiis, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, kapag hindi tayo nang himagod, kapag hindi tayo napagod, kapag tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po yung magsisitanggap ng pangako. At sabi, mabubuhay ang matuwid sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Ganun talaga, mga minamahal. Kapag ikaw ay mananampalataya, kailangan i-exercise mo ang iyong faith, mga minamahal. At kapag in-exercise mo ang iyong faith, dun mo makikita ang himala at pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos dito sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 35 hanggang 38. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, Kabanatang 10, talatang 35 hanggang 38. Ganito sa saad. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Amen. Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito, ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y ay umorong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Tunay nga po, mga minamahal, kapag ang isang mananampalataya ay umorong, tumalikod, napagod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi sa banal na kasulatan, ay hindi kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag hindi ka kinalugdan ng ating Panginoon, hindi langit ang punta mo, kundi doon po, mga minamahal, doon sa apoy ng impyerno. Kaya po, mga minamahal, tandaan natin, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit tayong mga mananampalataya, mga minamahal, tayo po ay mabubuhay sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, sa tagal na nating paglilingkod sa Diyos, minsan parang gusto na nating bumitaw, umayaw, tumigil. Parang pagod na yung ating katawan sa pagdalo, sa pag-aayuno, sa pananalangin, sa pagpupuri. Pero mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa kapanahunan, tayo po ay aani kung tayo po ay hindi manghihimagod. Tayo po, mga minamahal, ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitin, mga minamahal, yung huwag kang bibitaw. Huwag tayong bibitaw, mga minamahal, sa papagpalang kamay ng Diyos
na lagi pagsumikapan natin na tayo po ay sa mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise Him. Hallelujah! Hallelujah, praise Him. Kailangin mong problema para bang sumusuko na takot ka na. Hallelujah. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Hallelujah! Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, yes, amen, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, maghihina. Yes, amen. Hallelujah! Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Yes, amen. Hallelujah! Hallelujah! Kanyang muli, kung ikaw ay nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing nadarama. Malayo nang narating, wala nang babalikang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Yes, amen. Hallelujah! Gagamitin ka pa ng Diyos. Yes, amen! Mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, amen. Hallelujah! Manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, amen. Hallelujah! Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Yes, amen. Mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah! Persistence. Hallelujah! Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, magod ka na. Hallelujah! Usan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng
Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Amen. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga, mga minamahal, huwag po tayong bibitaw. Tayo po yung magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo po, mga minamahal, ay darako ng mga minamahal sa altar call, maging sa atin po mga pangailangan. Akin na po binibay pong pagkakataon po sa ating beloved preacher, Sela Casita. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang Diyos sa ating beloved Manny Bernardo. Para po sa lahat ng aming mga beloved webcast viewers, mga kapatid, inyo pong tanggapin ang ating mahal na pong specialist sa ngayon pa lamang po nakapag bukas na kalang mga Facebook. At sabi ng banal na kasulatan, sa mga tumanggap sa kanya ay bibigyan niya ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. At mayroon pong apat na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, kailangan tayong po may panampalataya. Pangalawa po, yung kailangan tayo po magsisisi sa ating mga kasalanan sapagkat ang sabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at tapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating mahal na Jesus. Praise the Lord. At pangatlo, baptism in water in the name of our Jesus. At yung pang-apat po, yung tinatawag baptism in spirit. Praise the Lord. At kapag makita ng Diyos yung faithfulness natin sa paglingkod sa Kanya, panampalataya sa Kanya, darating po yan, mga minamahal. Tatlo lamang po ang ating pagsasagawa, panampalataya, pagsisisi, and baptism in water in the name of our Jesus. Praise the Lord. Sa mga oras na ito, inyo pong tanggapin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sumunod po kayo sa aking maiksing panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, salamat po sa mga salita mo na aking napakinggan sa gabing ito. Ako po'y narito sa iyong harapan, nagpapakumbaba at mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, hugasan niyo po ako ng ibalang na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. At baguhin niyo po ako, gawin niyo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, sa katuhanan. Ligtas niyo po ako, maging aking mamahal sa buhay. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at pagpakailan-kailan paman. Upang pagpalang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Pangalang mahal na Panginoon sa Kristo, pagpalain niyo po, mahal na Panginoon ang aming mga beloved webcast viewer na ngayon pa lang po nakapag-subaybay, nakapanood. Pagpalain mo po ang mga tuwanggap sa iyo, mahal na Panginoon, pagawin niyo po sila, gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa katuhanan. Ligtas niyo po sila, maging kanilang mamahal sa buhay at isulat niyo po ang kanilang pangalan sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, tayo po yung manalangin para sa lahat ng inyong pangailangan. Praise the Lord, even our guest viewers. Ano man yung mga kahilingan, sabihin niyo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Mahal na Panginoon, pagpalain niyo pong lahat na narito Diyos. O natingin sa lahat, patawarin mo kami sa aming makamalang mga pagkukulang namin sa iyo. Kahabagan niyo po kami, mahal na Panginoon. So, at panalangin, mahal na Pastor, o Diyos, ikaw po magpagaling sa lahat makaramdaman, mahal na Panginoon, ng ay makapatiran, maging aming mga webcast viewers, anumang tinatanggal mga problema, at anuman ang kanilang naranasan sa mga oras, sa mga pagsubok, palakasin mo, patagin mo sila, pagbayin mo sila, at palagawin niyo po sila spiritually, mahal na Panginoon, pagpalain mo, mahal na Panginoon, lahat mga anak mo, mahal na Panginoon, lahat ng kailangan, ipagkalupin niyo po sa malang kapamaraan, sa matamis, at makapangyarang pangalan ni Jesus, ito po kami sa panlangin, amen and amen. Praise the Lord. Mga kapatid, ipatong po ninyo ang iyong kalawang kamay sa parang karamdaman at iyong itasa ang kanang kamay. Praise the Lord. At iyong palayasin ang makaramdaman kung anuman uring may sakit mayroon kayo. Praise the Lord. Hallelujah.
Bahala po yung pagpalain niyo po lahat ng mga kapatiran. Diyos, ikaw po nakakaalam sa lahat ng kalimba pa kailan sa mga oras ito. Aking sinasaway lahat mga karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, ulcer, leukemia, tuberculosis, arthritis, and blood uric acid. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Sickness be healed. Probably cast out problems of vices. Began down some of cast out and best glory in the Lord and the power's might. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po mga kapatid ko ay tumayo at tumalam po tayo at tumbisis kasama pa ang pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. May kasama pa ng palataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At sa ating pong announcement, ang pong pagkatong aking pong pinagkalob sa ating blood preacher, Eugene Linison, praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher, Brother Sale. Amen. Sa ating pong announcement, ay meron pong bautismo sa mga nais magpabautismo, ay pwede po kayo naming bautismohan. After ng service, mga gawain po natin sa lugar na ito tuwing araw na Sunday, alas 10 hanggang sa alas 4 ng hapon. Wednesday, alas 4 hanggang sa alas 8 ng gabi. Friday, ang ating overnight prayer, alas 10 ng gabi hanggang sa alas 5 ng umaga ng Sabado. At yan po ay 3 times a week. At this coming Sunday, ating pong Holy Supper, 2 to 3 days po ang required na fasting sa lahat po ng workers, members, at sa mga nagnais mag-fasting ay mas mainam ang minamahal. Lagi tayo may pag-aayuno, no? Malaki ang nagagawa ng panalangin na hindi kumakain, makapatid. Amen. Praise God. At purihin ang mga Panginoon. At yan na lamang yung ating webcast, Kabanatuan City, JMCIM Kabanatuan City. Share po natin yung ating live webcast sa ating mga kaibigan, mga kakilala, mga mahal sa buhay, sa mga puso na dako naroon. Pwede po yung ating live webcast sa dako ng Central Church. Yan po yung ating share at panoorin, maminamahal, para sa ikalalakas pa ng ating pananampalataya o ikasisigla ng ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos. At yan na lamang. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more. Tayo lang tayo tumayo at magpasalamat sa natapos na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo lang tayo panalanginan ng ating beloved Brother Marshall Skibel para sa ating closing prayer. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin lahat, mga minamahal, sa ating po pagtatapos. Amen. Praise the Lord. Glory to God. O mamamagpala naming Ama sa Langit, sa pangalan mo, malapin ni Jesus, narito po kayo nagpupuri, nagpapasalamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat yugto ng ibang nalagawain, mahal Panginoon, simula po sa pag-awitan ng joyful songs, solemn songs, sa makalangit na awitin, dinalayan ng mga anak, mahal Panginoon, maraming salamat po sa iyo, mahal Panginoon, lalo tigit namin pinasalamatan ng Santong Espiritu,